nag-aaral pa lang ako magmaneho. Na-inspire ako sa'yo. Ay. Mega po. Salamat ha. Hello, Mom. Sige, turn on pa. Ma'am, nag-ano kayo mag-join, ma'am? Nag-aaral pa lang magmaneho. Mga po. Nakatapos na ako ng practical driving course eh. Mga po. So mag-apply na lang ako ng lisensya, pero kabado ako. Ano pong driving manual po or automatic po? Nag-aral ako manual, pero yung idadrive ko automatic. Ah, po. Mas paano nga po para? Mas madali. Mas hindi nakakapagod. Apo. Dati kasi nandoy ko lang dati, nandoy ko manual. Ah, talaga po? Opo. Na-inspire tuloy ako sa inyo. Kasi, kabado ko rin. Basta, lang po, pag sakalsada kayo, ang, yun, syempre una, huwag niyo, yung dasal muna bago kayo magmakan manibela. At saka, huwag na huwag niyo pong kalimutan baunin yung haba ng pasensya. Oo nga. Kaya lang, yung po yung bukod sa pagmamaneho, ang isa mo dapat pag-aralan natin yung mga driver ay yung pasensya. Oo nga eh. Opo. Kasi dalang bagay lang po yun eh. Pag maitang ulo mo, baka makatapat ka ng maitang ulo. Dalang bagay doon, ikaw yung madisgrasya o ikaw makadisgrasya. Ako yeah, naman, yeah. Feeling ko masyadong mahaba, pasensya ko, baka lahat padaanin ko. Okay lang po yung ganun, man. Basta mas okay makarating ka ng state kaysa naman yung totoo. Makipag-anuhan ka, di ba? Kung maliit na bagay lang din naman, ma'am, na papadaanin mo siya, hindi naman siguro ikaw malilit sa ano. Totoo yan. Kasi misa, lang pa yung ilang segundo. Opo, kasi doon nag-aaral kaninang parang hindi kakaunawaan eh. Oo. Pag hindi pagbibigyan. Tsaka alam nyo yun, ma'am, sa kalsada, kapag mapagbibigay ka, pag dumating sa puntong, kasi minsan ma-experience mo na eh, parang iba ka mga kabaan ganyan. Iba, minsan parang gusto mo lang kumaliwa, uh-oh, ay kapagbigyan. Oo. Pero pag ikaw mapagbigay sa kalsada, ma-experience mo rin yung minsan makakatapad ka pagbibigyan ka rin nila. Pag yung baka hindi ka maalam, madami kang magbigay. Oo. May experience mo rin, kung maranasan mo rin, parang ayaw ka pagbigyan ng mga driver. mga kuti singit lang, pagbibigyan ko sila, singit lang. Oo. Kasi yung iba, magmanda sila, madali-madali, na ikaw kalam talaga, ano. Makita mo, aabutin mo sila sa stoplight, magkikita rin kasi sa stoplight. Totoo yan. Oo. Yan yung mga natatakot ako, yung mga ganyan yung intersection na yung paano ka makikipag-negotiate na makatawid. Ano naman yung ma'am, parang ang gawin mo lang, di ba? Ito siya na gano'n, kung dadating mo pa lang, kumbaga parang stop ka lang, makirandam ka muna, di ba? So unti-unti mo lang siya ipapasok yung ulo ng sakyan mo. Uh-oh. Kasi pag hindi mo siya inaakma na gano'n, inaabang. Unang katika. Pag ito nga, ba hapang nakating mo na medyo maluwag, huwag mong bibigyan, pasok, unti-unti yung papasok, di ba? Kasi meron tayong magbibigay eh, meron na gano'n eh. Na iba kasi parang galit na galit pag hindi pagbibigyan, di ba? Oo. Kaya nila parang kanila nakalsada eh. Yun nga yung natatakot ako yung mga makatapat ko yung mga ganun. Nung nagpa-practice driving ako, yung may kurbada. Opo. Tapos nakain ko yata masyado yung lane. Kulang na lang babain ako ng lolo. Buti na lang, meron daw siyang pasahero na bata, tapos sinabihan siya na driving school yan eh, papatulan ko. Oh, may. Tapos sabi ng instructor ko, kala ko ma'am, iiyak ka na eh. Sabi ko kasi kulang na lang babain niya ako kasi binabaan na niya ako ng bintana. Tapos parang sumisigaw na siya. Pero maganda kasi naman. Tsaka niyo, huwag din matataranta kasi bisa pag natataranta kayo, mas maano kayo, mas maano kayo sa disgrasya eh. Oo nga daw. So kung kapatid, buskat mo sinahan ka nila, basta sa linya ka lang, kaya mo sila mauna sila o ano. Oo.
Ubusin lang, huwag ka mapupunta natin yung sarili, huwag mong stressin yung sarili. Pag iba rin pag ano ka, nagkamadali ka ngayon, siyempre makataranta ka. Oo. Mas malapit ka na baka madisgrasya o makadisgrasya ka. Kailangan talaga. Parang ano lang, kalmado ka lang, lumait ang ulo mo. Ay, ganun yun. Maalam ko rin, ako din na nagtuturo sa kanila. Ah, talaga? Opo. Ako doon sa motor, sa ano. Ako nagtuturo sa kanila. Oo, pati motor? Yes, ma'am. Umumotor po ako, ma'am. Nung dati ano, nakikidrive lang ako dito. Minumotor ko mula Bulacan hanggang di sa Manila. Matalog ka? Galing mo. Kaya mag-aral lang magmaneho. Marami talagang natataka sa akin. Noon nag-apply akong driver. Hindi ako natatanggap kasi ano nga, ganito nga ako. Nagtataka sila na parang kaya bang mag-drive ng ganyang tao. Ganyang klase ng ano. Baka madisgrasya lang. Ganun yung kanila. Kaya yun, nung napunta ako sa gantong ano, trabaho, so naging ano, kumbaga parang mas naging ano iba na nakita nila na parang ah, mayroon pala talagang gano'n na kaya magmaneho, na may tourette, pero... Ako nga, inspire ako kasi ako, kinakabahan ako magmaneho. Siyempre, no, alam niyo sa lansangan na maraming singit-singit na mga sakyan, oh. Mga motor. Yan, lalo na yung mga motor na yan. Kala mo, clear na, biglang susulpot. Kaya, yeah, minsan talaga, kala mo rin maging listo rin sa mga side mirror. Oo nga, huwag ka rin magpakampante na, porque ano yan, wala lulusot. Kasi may mga pasabay pa rin talaga na, ano, kahit bawal mag-overtake sa shoulder, ginagawa pa rin yung sumisingit. Mm-hmm. Kaya, kala talaga, yung mata mo talaga, kabilaan ang tingin. Listo ka rin sa ano. Di ba mabagang takbo mo? Importante eh. Makakarating ka. Oh. Ito lang naman ang ruta ko eh. Galing opisina, papuntang bahay. Mm-hmm. Kasi magmamadali ka ng ano. Kung malapit kang sa disgrasya, di ba mabagal yung tumakbo. Mm-hmm. At least safe ka makakarating sa inyo, di ba? Hindi ka ba kinabahan, ma'am, nung ako nakatungo ko yung driver mo? Ang una kong naisip, kung kaya niya, dapat kayanin ko. Oo, tama, di ba? Kung ako, ma'am, kinakaya ko eh. Di ba na meron akong ganito nga kaibang kondisyon. Oo. Pero nakakaya ko mag-drive. Di, ikaw rin, ma'am, mas kakayanin mo rin, ma'am, di ba? Mas kaya mo, di ba? Wala mga ginagamit na aparato para ano yun to, di ba? Kaya mo din yun, ma'am. Ni Lord na ngayon ako makasakay dito. Oo. Siguro, oh, tama yun. Tinapat ka sa akin para mawala yun, ano, mawala yun sa sarili mo. Parang hindi ko kaya magmaneho, natatakot magmaneho, di ba? Parang, kailangan mo talaga mahabang pasensya sa kalsada. Tsaka nakasan ang loob talaga. Basta nasa tama ka naman, ma'am. Yung accidental man, minsan talaga, di maiwasa talaga yun. Nakakat ko, nag-iingat talaga. Totoo yan, sabi nung instructor. Kahit nag-iingat ka, kung yung iba hindi nag-iingat. Oo. Kaya dapat ikaw na lang yung mag-ano. Magkakasama talaga yun, ma'am eh. Mag-iingat. Hindi mo alam, magaling sa lansangan. Totoo. Hindi mo alam, mahusay ka. Wala naman akong balak mag-ganong, gusto ko lang matuto, no? Matuto. Iba kasi kasi parang, sila yung ano ng lansangan eh, sila yung mahusay na driver, di ba? Singit-singit sila, ang galing nila, ang husay nila. Sila yung malapit sa disgrasya, di ba? Hindi ka naman galing. Magaling talaga, yung magaling na driver, yung may disiplina. Gusto ko lang diba? Yung makarating ng buhay. Lahat naman ganos. Tayo, ma'am, ganun eh. So, masabi nyo ngayon, talagang ano na. Oo nga eh. Lumakas na loob nyo na. Oo, ang hina pa naman ang... Iyakin ako, kuya, kaya ano eh. Nung nakita kita, sabi ko ba, hindi ako pwedeng... maging mahinang loob. Opo, no? Kailangan kung kaya, kung baga parang, ano nyo, kung kaya ko, kaya nyo, mas kaya nyo rin, di ba? Kapag di ganon. Kahit na tapatan ko lang yung lakas ng loob. Parang kanya lang mapagamit sa inyo. Unti-unti mo lang iabahan ito yung uso ng ano ko para magbigyan ka nila. Oo. Oh, natakot kasi ako eh. Yung takot kasi, ma'am, nasa isip lang yung takot, ma'am. Totoo. Sa isip lang po yun. Magka tayo din magawa ng takot sa sarili natin eh. So, yung dapat natin labanan, yung takot natin. Kasi, kung di mo lalabanan yun, forever kang takot. Tsaka kung di mo susubukan. Oo, tama yun, ma'am. Kung di mo susubukan, hindi mo ma-experience talaga. Pag namamagawa mo sa base na yun, parang, ay, ganun lang pala. Napaka-simple lang pala, di ba, ma'am? Ako nga, may kumbaga, parang kahit na alam ko na maraming ano sa akin na baka hindi ko kaya magmaneho, ganyan-ganyan. Pero, mga parang, kahit alam ko maraming ganun na parang alangan sa akin, gina ko ito, pinakita ko talaga yung kaya kong gawin eh. Pinakita ko na kaya ko mag-drive. Diba? Kaya ko magmaneho. Ma'am, ang totoo niyan, ano kasi ako eh, nagbablog kasi ako, ma'am.
Ayun. Baka mapapanood din po yung mga vlog ko. Asa na ka ba? Apo, nag-vlog po ako. Pag okay lang po sa inyo, ma'am, na i-upload ko yung naging biyahe natin. Oo naman. Okay lang, ma'am. Ano masabi sa ating naging biyahe, ma'am? Inspiring. Kung meron kayong message sa mga gustong mag-aral din magmaneho na kinakabahan, meron, ano ba yung pwede niyong maging mensahe sa kanila? Kung kaya mo po yan, dapat kayanin din namin. Yun. Kung kaya ko, kaya mas kaya nyo rin, di ba? Salamat po yan. Maraming maraming salamat din, ma'am. Ingat ka. Thank you po. Ingat din po kayo pag kayo po ay nagda-drive na. Thank you po. Thank you, ma'am. Sa lahat ng gustong ano, ang advice niya sa lahat ng gustong magmaneho, no? Bukod sa pagdahawak ng manibela, yung isa sa number one dapat na pag-aralan nyo ay yung kung paano kayo magpasensya, no? Kung paano kayo makikisabay na may baong pasensya sa lansangan, no? Kasi, doon ba kaya yan? Kung mait ang ulo mo, baka makatapat ka mas mait ang ulo sa'yo. Kung matapang ka, baka may makatapat ka mas matapang sa'yo. Doon ba kaya yun? Ikaw yung madisgrasya, o ikaw mga disgrasya. Mas maganda yung marunong magpasensya. Kung bagay yung mamalit na bagay lang naman, di ba? Kaya, kung kaya mo din naman palampasin, palampasin mo na kaysa naman sa, yun nga, na, marami nangyari sa lansangan na hindi maganda, no? So, ba't mo sasaya ka ng buhay mo sa mga walang kwentang ganun pangyayari lang na palit na bagay ay pinalaki mo lang, di ba? Pwede naman dahil sa usapan, so, dahil matapang ka, dahil ay magpasensya, di ba? Nawi pa sa hindi maganda. At saka syempre, ayun, na huwag nyo kalimutang magdasal bago maawak sa manibela. No? Nalagay sa lagay, safe kayo kasi ang aksidente, dumati ng dinasahan. Kahit nag-iingat ka, pwedeng makasalubong mo, nakakasabay mo, eh, hindi nag-iingat at bara-bara.